May nagsasabi na kapag gumawa ka ng kabutihan ay kabutihan din ang magiging balik nito sa iyo. Kapag pinagbutihan mo ang iyong trabaho ay malaki ang chance na mapunta ka sa mas magandang posisyon. Ngunit paano kung ang inakala mong mas magandang posisyon ay meron palang magiging kapalit? At ang kapalit na ito ay siyang susubok sa iyong tapang at paniniwala sa Diyos. Dear Papa Dudot, magandang gabi sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na April. Matagal na nangyarang ibabahagi kong kwento sa inyo, Papa Dudot. Ito ay noong dalawa pa lamang ang anak namin ng asawa ko na si Dennis. Ngayon kasi ay lima na ang anak namin. Bago pa ako magkaroon ng asawa ay nagtatrabaho na ako bilang isang kasambahay o helper. Hindi kasi ako nakatapos ng high school. Hanggang third year lamang ako. Sa edad na 16 ay nagtrabaho na kagad ako. Kailangan kasi dahil mahirap kami at may iba't ibang mga pangangailangan sa buhay. Kailangan ako ng kapatid ko na mga nag-aaral pa ng panahon na yon. Pangalawa kasi ako sa magkakapatid tapos yung panganay namin ay nabuntis at nag-asawa kaagad. Sa ikalawa kong amo ay nakilala ko na si Dennis Papa Dudot. May pinaayos kasi ang mga amo ko sa bahay nila noon at isa si Dennis sa trabahador na gumawa ng bahay na yon. Ako ang palagi nagbibigay ng merienda sa mga trabahador at palagi akong tinutukso ni Dennis na gusto niya akong ligawan. Kinikilig ako pero dahil sa hindi ko kilala si Dennis ay pinapakita ko na hindi ako interesado sa kanya. Baka kasi meron na siyang asawa o kaya ay nobya. Ayaw ko rin naman na sa unang magiging boyfriend ko ay kabit na kaagad ako. Sa totoo lang, sa panunukso ni Dennis sa akin ay may naramdaman ako sa kanya. Kaya nalungkot ako nang matapos na ang trabaho nila sa bahay ng amo ko. Ilang araw ko rin siyang hindi nakita pero makalipas ang mahigit isang linggo ay bumalik siya sa bahay kung saan ako nagtatrabaho. At sinabi niya na seryoso siya na gusto niya akong ligawan. Sabi ko ay bago ako magpaligaw sa kanya ay gusto ko munang malaman na wala siyang kabit. Ang ginawa ni Dennis ay isinama niya ako sa bahay nila para makilala ko ang pamilya niya. Ang mga magulang ni Dennis ang nagpatunay na walang asawa o nobya si Dennis kaya nagpaligaw na ako sa kanya. Naging kami ni Dennis makalipas ang ilang buwan ng aming relasyon ay nabuntis niya ako. 21 years old pa lamang ako noon, Papa Dudot. Umuwi na muna ako sa probinsya namin at gaya ng inaasahan ay naggalit si nanay at tatay sa akin. Gumaya pa raw kasi ako sa panganay kong kapatid na nagpabuntis din. Paano na raw ako makakatulong sa kanila? Habang nasa probinsya ako at naghihintay ng mga anak ay nagtrabaho naman si Dennis. Pinapadalahan na lamang niya ako ng pera. Matapos kong manganak ay nagpakasal na kami ni Dennis, kasalang bayan lamang yon. Pero hindi na importante sa akin kung anong klaseng kasal ang mangyayari sa amin. Ang nasa isip ko ay may kasal kami ni Dennis at maging legal ang aming pagsasama. Bala ko na sana noon na bumalik sa pagtatrabaho kasi 1 year old na ang anak namin ni Dennis. Pero nabuntis na naman ako at naudlot ang pagbabalik ko sa pagtatrabaho, Papa Dudot. Wala yung sa plano pero dahil nangyari na ay pinanindigan na namin yon. Nangako ako sa sarili ko na hanggang doon muna at hindi na muna kami magdadagdag ng anak ni Dennis dahil baka mas mahirapan pa kami. Hindi kasi talaga biro ang magpalaki ng bata. Sa panahon na yon ay nakatira pa rin ako sa mga magulang ko. Minsan ay dinadalaw ako roon ni Dennis. Kung hindi man siya makakauwi ay nagpapadala siya ng pera. Nang manganak na ako sa pangalawa naming anak ay naging buo na ang loob ko na magtatrabaho ulit. Sinabihan na rin kasi ako ng nanay ko na tama na muna ang pag-anak ko at baka raw magaya ako sa kanila ng tatay na dumami na nang dumami ang anak tapos sa huli ay nahirapan na sila.
Masakit na katotohanan ang sinabing yon ng nanay ko at alam ko na concern lamang siya sa akin at sa mga anak ko. Kaya nagsabi ako sa kanya na makaisang taon lamang ang bunso ko ay magtatrabaho na ulit ako. Para na rin makapag-ipon kami at makapagpatayo ng sarili naming bahay kahit maliit at simple lamang. Pinaisang taon ko lamang ang bunso kong anak at nagsabi na ako kay Dennis na babalik na ako sa pagtatrabaho. Ang sabi ko ay magkakasambahay ulit ako kasi yon ang trabaho na sanay na ako. Pumayag naman siya at sinuportahan ako. Siya ang naghanap ng pwede kong mapasukan ng trabaho, Papa Dudut. Nakahanap naman si Dennis ng isang pamilya na nangangailangan ng kasambahay sa tulong ng isa niyang kaibigan. Inirekomenda ako ng kaibigan ni Dennis. At nakapasok naman ako sa trabaho na yon. Isang pamilya ang naging amo ko noon, Papa Dudut. Parehas na may trabaho ang mag-asawa tapos isa lamang ang anak nila na bata pa. Mabait naman ang mag-asawa at itago ko na lamang sila sa pangalan na Ate Maria at Kuya Vince. Hindi rin ako pagod sa pagtatrabaho dahil tatlo lang sila na pinagsisilbihan ko. Malaki ang bahay nila kumpara sa mga nauna kong pinagtrabahuhan. Hindi mahirap maglinis doon dahil kompleto sila sa gamit sa paglilinis. Naging madali ang trabaho ko dahil doon, Papa Dudut. Ang medyo naging problema ko lamang ay anak nila na si Josh. Masyado kasi siyang mapanakit at kapag hindi na ibibigay ang gusto ay nagwawala siya. Madalas din niya akong suntukin at sipain na lamang kapag gusto niya. Naiintindihan ko naman kung bakit ganon ang ugali ng bata kasi sa pagtatrabaho ko roon ay nakita ko na masyado siyang spoiled ng mga magulang niya. Kaya kahit minsan ay naiinis ako sa ugali ni Josh ay nagtitiis na lamang ako. Sayang din kasi yung sahod ko roon at baka kapag nag-resign ako ay hindi rin ako sigurado kung makakahanap ba ulit ako ng trabaho. Baka ang mangyari ay umuwi ulit ako sa mga magulang ko at manatili na naman ako roon ng matagal. Pinipilit ko naman na pakisamahan si Josh pero hindi ko talaga nakukuha ang loob niya, Papa Dudut. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at nagsabi na ako kay Ate Marie. Humingi siya ng pasensya sa akin at alam daw niya na ganon ang ugali ng anak niya. Para hindi ako masyadong mahirapan kay Josh ay kumuha pa ng isang kasambahay si Ate Marie, si Ate Jenny na mas matanda sa akin. Bihasa si Ate Jenny sa pag-aalaga ng mga bata kaya ang focus niya ay kay Josh. Pero kung minsan ay tumutulong naman siya sa ibang gawaing bahay, lalo na kapag nasa school si Josh. Kaya simula nang dumating si Ate Jenny ay mas naging madali ang trabaho ko. Hindi ko na rin kailangan na bantayan si Josh. Pero kung minsan ay hindi pa rin ako nakakaligtas sa pananakit ni Josh kapag tinotopak siya. April, pasensya ka na kay Josh ha. Bata pa kasi yan kaya ganyan kakulit ang sabi sa akin ni Ate Marie. Okay lang ate, sanay naman ako kay Josh, wika ko. Para nagkamali kasi kami na pinalaki namin siyang spoiled at nasusunod lahat ng gusto. Yun siguro ang naging dahilan kung bakit naging ganyan ang ugali niya, ang sabi pa ni Ate Marie. Kapag po siguro nagmature na si Josh ay magbabago din ang ugali niya, ang sabi ko na lamang. Mabuti na lang at mabait sa akin sina Ate Marie at Kuya Vince. Kasi kung pati sila ay malupit sa akin ay baka matagal na akong umalis sa trabaho ko sa kanila, Papa Dudut. Inisip ko na lamang na bata si Josh. At karamihan sa bata ay ganon ang ugali. Pero kung ako ang tatanungin, ayoko na maging ganon ang mga anak ko. Gusto ko na lumaki sila na merong respeto sa lahat ng tao. Nakakatandaman sa kanila o mas bata sa kanila. Malas man ako kay Josh ay swerte naman ako sa mag-asawang amo ko, Papa Dudut. Hindi sila mahirap kausap kapag kailangan kong mag-cash advance. Kung ituring nila ako ay para akong miyembro ng pamilya nila. Kahit si Ate Jenny ay sinasabi na ang swerte namin dahil
napunta kami sa mababait na amo. Hindi ko rin alam kung bakit nakasundo ni Ate Jenny si Josh. Siguro ay dahil sanay na siyang mag-alaga ng mga bata kaya ganon. Isang araw December noon, malapit ng magpasko. Kinausap kami ni Ate Jenny at ni Ate Marie. Doon nga pala tayo magpapasko sa bahay ng parents ni Vince. 1 week tayo doon. Then sa New Year ay pwede kayong umuwi sa family ninyo o kung saan ninyo gusto mag-spend ang bagong taon, ang sabi pa ni Ate Marie. Sige po ate, wala rin naman po akong balak na umuwi sa amin, ang sabi ni Ate Jenny. Ako rin po ate, sasama po ako sa inyo, sambit ko. Huwag kayong mag-alala kasi may bonus ako sa inyo. Sa kamalan ninyo, bigyan kayo ng pamasko ng mother ni Vince. Kapag nagustuhan kayo noon ay magbibigay yon ng pera, ang sabi ni Ate Marie. Medyo na-excite ako sa sinabi ni Ate Marie Papa Dudut. Kung makakapasko kasi ako roon ng pera ay malaking bagay na yon sa akin. Pero binigyan kami ng babala ni Ate Marie kapag nandoon na kami sa bahay ni na Kuya Vince. Doon daw kasi nakatira ang lola ni Vince na nasa edad na 80 years old na, si Lola Veronica. Masungit daw ito at kahit si Ate Marie ay nakakatikim ng pagsusungit nito. Strict din daw ito at talagang walang nakakasundo. Kahit daw noong medyo bata pa ito ay ganun na ang ugali ni Lola Veronica dahil sa matanda na ito ay mas lalo itong naging bugnutin. Kaya kapag nandun na kami sa bahay ni na Kuya Vince ay kami na lang daw ang umiwas at magpasensya kay Lola Veronica. Naisip ko na meron palang pinagmanahan si Josh Papa Dudut. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagpunta namin sa bahay ni na Kuya Vince. Dahil sa 1 week lang kami noon ay hindi ko na dinamihan ang mga damit na dinala ko. Napakaganda at napakalaki ng bahay na pinuntahan namin. Meron yung 3 palapag at halatang medyo luma na yung bahay pero maayos pa rin. Para siyang bahay ng mayayamang Kastila noong unang panahon. Kaya pala ganun dahil may lahi daw na Spanish ang lola ni Kuya Vince. Ipinakilala na kami ni na Ate Marie sa mga tao sa malaking bahay. Nakilala namin ni Ate Jenny ang 3 kasambahay at ang mga magulang ni Kuya Vince. Hindi agad namin nakilala si Lola Veronica kasi nasa kwarto ito nang dumating kami. Ang mga kapatid ni Kuya Vince ay darating din daw isang araw bago ang Pasko. Una kong nakita si Lola Veronica nang maghapunan na kami. Hindi kasambahay ang turing sa amin doon kundi bisita kasi hindi kami nagsisilbi papadudot. Ang naging trabaho lang namin ni Ate Jenny doon ay ang pagbabantay at pag-aasikaso kay Josh. Unang kita ko pa lamang kay Lola Veronica ay may kaunting takot na akong naramdaman sa kanya. Bukod sa alam ko na ang ugali niya ay parang kontrabidang nananampal sa isang soap opera kasi ang mukha niya. Kahit matanda na siya ay mahalata pa rin na napakaganda niya noong kabataan niya. Pero mataray siyang tignan at hindi man lang niya kami, tinignan noong magpakilala kami ni Ate Jenny sa kanya. Kahit na hindi ko pa nakakausap si Lola Veronica ay napatunayan ko na kaagad na totoo nga ang sinabi ni Ate Marie tungkol sa kanya. Mabuti na lang din at binalaan kaagad kami ni Ate Marie kasi kahit papaano ay naging handa ako. Habang kumakain ay hindi ko maiwasang sulyapan si Lola Veronica. At nang mahuli niya ako ay tinanong niya ako kung bakit ko siya tinitignan. May kasama pa yung panlalaki ng mga mata. Wala na ako nasabi kundi sorry na lamang at pinadali ko na ang pagtapos ng pagkain kasi naiilang na ako. Ang kwartong pinagamit sa amin ni Ate Jenny ay yung isang guest room na malaki. Katabi yon ang kwarto ni Lola Veronica. Kung pwede nga lang na lumipat kami ay ginawa ko na papadudot pero baka kapag nag-request pa ako ng ibang kwarto ay mapagsabihan kami ng demanding. Tumutulong pa rin naman kami ni Ate Jenny sa mga gawain sa kusina kahit pa sinabi na sa amin ni Ate Marie na huwag na kaming tumulong kasi kaya na yon ang mga kasambahay doon. Nahihiya rin kasi kami ni Ate Jenny na hindi kumilos.
Kinagabihan bago kami matulog ni Ate Jenny ay napag-usapan namin si Lola Veronica. Nasampulan ka kagad ng pagsusungit ng matanda, no? Bakit mo kasi siya tinitignan? Akala niya siguro'y pinapanood mo siya habang kumakain, ang sabi ni Ate Jenny. Nagagandahan kasi ako sa kanya. Kahit na mataray ang mukha niya, ang ganda niya pa rin. Tugon ko. Basta ako, iiwas ako sa kanya. Susundin ko ang sinasabi ni Ate Marie. May iba ako, alam mo, iba ang pakiramdam ko sa bahay na ito, ang sabi ni Ate Jenny. Paanong iba? Tanong ko. Para kasing ang bigat sa pakiramdam, alam mo yun? Nung pumasok tayo kanina, parang ang daming tao na nakatingin sa atin. Kahit yung isang katulong lang ang sumalubong sa atin. Siguro maraming multo rito, sagot pa ni Ate Jenny. Nananakot ka lang ate, sambit ko. Hindi no, totoo ang sinasabi ko. Saka yun talagang naramdaman ko. Doon sa bahay ni Ate Marie okay naman. Pero dito, iba talaga ang pakiramdam ko, ang sabi pa niya. Hindi ko sineryoso at binigyan ng pansin ang sinabi na yon ni Ate Jenny. Hindi ko kasi naramdaman yung nararamdaman niya. Ang totoo pa nga kahit sobrang laki ng bahay na yon ay hindi nakakatakot tingnan. Hindi mukhang haunted house. Mukhang luma sa labas pero sa loob ay hindi naman. Modern ang design sa loob. Kaya wala talagang dahilan para matakot ako roon, isa pa ay marami kaming mga kasamang tao. Sa mga nakalipas na araw ay sinubukan kong umiwas kay Lola Veronica. Pero sa totoo lang ay naaawa ko sa kanya lalo na kapag nakikita ko siyang mag-isa. Sinabi ko yon kay Ate Maria at ang sabi niya ay hayaan ko lang. Kasi mas gusto raw ni Lola Veronica ang mag-isa. Kapag gusto raw nito ng kausap ay ito mismo ang tatawag sa gusto nitong kausapin. Hanggang isang gabi ay tulog na si Ate Jenny, ako naman ay gising pa. At hindi pa rin makatulog. Kahit na ilang araw na kami sa bahay na yon ay namamahay pa rin ako. Sobrang nahihirapan pa rin akong makatulog, Papa Dudut. Maya-maya ay nagulat ako nang bigla kong marinig ang pagsigaw ni Lola Veronica sa kabilang kwarto. Isang malakas na sigaw yun at hindi na nasundan pa. Kinabahan ako kasi yung uri ng sigaw ay para bang nasaktan siya. Ginising ko si Ate Jenny at sinabi ko sa kanya na narinig kong sumigaw si Lola Veronica. Pero ang sabi niya ay hayaan ko yun at huwag kong pansinin. Kung may masamang nangyari raw kay Lola Veronica ay sisigaw daw ulit yon. Bumalik na sa pagkakatulog si Ate Jenny pero hindi pa rin nawala ang kaba ko. Kaya kahit may chance na masigawan at masungitan ako ay nilakasan ko ang loob ko na kumatok sa kwarto ni Lola Veronica. Kinabahan ako nang marinig ko ang ungol ng matanda. Mabuti't hindi pala nakalak ang pinto kaya binuksan ko na yon. Nakita ko si Lola Veronica na nakaupo sa may sahig habang namimilipit sa sakit. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya at pagalit niyang sinabi na natapilok siya ng buwaba siya sa kama niya. Sinisipan niya ang mga kasama niya sa bahay dahil matagal na raw niyang sinabi na babaan ang kama niya pero hindi pa rin ginagawa. Sobrang sakit daw ng paa niya at pakiramdam niya ay nabalian. Kumuha ako ng malaking panyo sa kwarto namin ni Ate Jenny at nagpunta ako sa kusina at doon ako kumuha ng ice cube na binalot ko sa panyo. Nag-improvise ako ng pang-cold compress para sa masakit na paa ni Lola Veronica. Mabuti po pala at gising pa ako. Narinig ko po kasi yung sigaw ninyo, ang sabi ko. Tapos yung iba kong kasama rito sa bahay, hindi ako narinig, mga walang silbi. Galit na wika ni Lola Veronica. Tulog na po kasi yata silang lahat. Pero kaya niyo po bang matulog na o gigisingin ko na si na Kuya Vince? Tanong ko. Ang sabi ni Lola Veronica ay sa umaga na niya sasabihin kina Kuya Vince ang nangyari sa kanya. Ayaw daw niyang makaistorbo. Kahit paano raw ay nabawasan ang sakit ng paa niya dahil sa ginawa ko. Hindi man siya nagpasalamat sa akin ay naramdaman ko pa rin ang pasasalamat niya sa akin. Nang mag-umaga na ay ako nang nagsabi kay Kuya Vince ng nangyari kay Lola Veronica. Nagpasalamat siya sa akin at dinala nila sa ospital si Lola Veronica para mapatingnan kung ano nga ba talaga nangyari sa paa nito.
Bumalik din sila bandang tanghali at na-dislocate pa lang buto niya sa paa. Kaya hindi muna nakakalakad si Lola Veronica. Mabuti na lamang at merong nakatagong wheelchair sa bahay na yon, kaya yun muna ang ginamit ni Lola Veronica. Himala na ako ang gusto ni Lola Veronica na magtulak ng wheelchair niya. Nag-request talaga siya na ako ang gagawa noon. Sabi ko kay Ate Marie ay okay lang kasi ang sabi niya ay pwede namang isa sa mga kasambahayang gumawa noon. Naisip ko na baka nahuli ko ang loob ni Lola Veronica dahil sa ako lamang ang tumulong sa kanya noong gabi na naaksidente siya sa kwarto niya. Nakakainip nga lang kasi kaming dalawa ang palaging magkasama tapos ay hindi pa siya nagsasalita. Basta ang gusto niya ay nasa likod lamang ako ng wheelchair niya. Tiniis ko na lamang kasi pagkatapos ng Pasko ay aalis na kami sa bahay na yon. Isang araw bago ang Pasko ay tinawag ako ni na Kuya Vince at Ate Marie. Meron daw silang i-offer sa akin at nasa akin kung tatanggapin ko yon. Kinausap kasi ako ni Mama. Gusto kanyang maging caregiver niya. Payag ka ba? Mas malaki ang sasahurin mo kung sa kanya ka magtatrabaho, ang sabi pa ni Kuya Vince. Pero wala po kong alam sa pagiging caregiver, Kuya. Mga gawaing bahay at pag-aalaga lang ng bata ang kaya ko, turan ko. Hindi naman literal na caregiver. Ikaw lang ang kasama palagi ni Mama. Ikaw ang kasama niyang kumain. Kaya naman niyang maligong mag-isa pero babantayan mo siya. Hindi nga lang ngayon kasi hindi pa okay ang paa niya. Ikaw din ang magpapainom ng mga gamot at vitamins niya. Paliwanag pa ni Kuya Vince. Paano po ang trabaho ko sa inyo? Tanong ko. Huwag mo nang isipin yun, April. Kaya na ni Jenny ang mga gawain sa bahay. Kinaya mo nga noon kahit mag-isa ka lang, hindi ba? Ang wika naman ni Ate Marie. Nang sabihin sa akin ni Kuya Vince kung magkano ang sweldo ko per month, ay napanganga ako, Papa Dudut. Halos doble kasi yon ang sinasahod ko sa kanila. Ang sabi pa nila ay mukhang nagustuhan ako ni Lola Veronica kasi ako ang tanging tumulong dito nang maaksidente ito. Bihira raw na may makagaana ng loob si Lola Veronica. Lalo na't hindi nila kamag-anak. Noon lang daw yun nangyari. Kahit nga raw ang mga kasambahay doon na matagal na niyang kasama ay hindi pa rin ito kasundo. Sa totoo lang ay nasilaw ako sa mas malaking sahod, Papa Dudut, kaya hindi na ako nag-isip at pumayag na ako. Natuwa naman si Ate Marie sa desisyon ko. Sabi pa niya ay welcome naman akong magpunta sa bahay nila kapag rest day ko. Matapos ang Pasko ay sumama pa rin ako pag uwi kina Ate Marie. Ang usapan kasi ay pagkatapos ng bagong taon ako magsisimulang magtrabaho kay Lola Veronica. Lumipas sa mga araw at natapos na ang New Year, inihatid ako ni Kuya Vince sa bahay nila at nagsimula na akong magtrabaho doon. Yung guest room kung saan kami natulog ni Ate Jenny ang naging kwarto ko para malapit lang ako sa kwarto ni Lola Veronica. Naging connecting room na ang dalawang kwarto dahil nilagyan nila ng pinto yung dingding na naghihiwalay sa dalawang kwarto. Para raw kung sakali na mangyari na naman yung aksidente ay mabilis kong mapupuntahan si Lola Veronica. Hindi ako pamilyar sa pag-aalaga ng matanda, Papa Dudut, pero para sa mas malaking sahod ay tinanggap ko ang trabaho na yon. Alam ko na mas mapapabilis ang pag-iipon namin ng asawa ko ng pera para magkaroon na kami ng sarili naming bahay. Nung una ay nangangapa pa ako at nakakalimutan ko pa ang oras ng inom ng gamot at vitamins ni Lola Veronica. Siya pa nga ang nagpapaalala sa akin. Pagalit siya palaging magsalita pero alam ko na hindi ibig sabihin noon ay galit siya. Ganon lang talaga siyang magsalita. Hindi na rin ako nahihirapan kasi nakakalakad na siya ng panahon na yon. Kailangan nga lang siyang alalayan palagi kasi parang simula ng maksidente siya ay naapektuhan na ang paglalakad niya. Matapos ang dalawang buwan ay nasanay na ako sa trabaho kong yon. Nasanay na rin ako sa ugali ni Lola Veronica. Hindi ko akalain na magiging kasundo ko na si Lola Veronica at kung minsan ay doon na niya ako pinapatulog sa kwarto niya, magkatabi kami sa kama niya. Hindi na rin ako nahirapan sa pag-aalaga at pagbabantay sa kanya. Mas madali pa siyang alagaan kumpara kay Josh.
Pero kung akala ko ay magiging okay ng lahat ay hindi pala. Dahil hindi pala kay Lola Veronica magmumula ang problema ko kundi sa mga kaluluwa na kasama naming naninirahan sa malaking bahay na yon. Nabanggit na sa akin ni Lola Veronica ang kababalaghan na nangyayari sa bahay nila pero hindi ko yon pinansin kasi ang akala ko ay hindi yon totoo. Baka dala lamang ng edad niya kaya kung ano-ano ang mga nasasabi niya. April, wala ka bang napapansin sa bahay na ito? Minsan ay tanong sa akin ni Lola habang magkasabay kaming nagmemeryenda. Meron po, maganda sa kasobrang laki. Ang laki panigurado ng nagastos ninyo rito, no? Tugon ko. Matanda pa sa akin ang bahay na ito. Pero hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa tagal ko nang nakatira dito ay kabisado ko na ang bahay na ito. Tuwing gabi ay palagi ako nakakarinig ng mga taong nag-uusap. May nagtatawanan, may mga sumisigaw. Minsan ay tinatawag ang pangalan ko. Sa tanda ng bahay na ito ay marami na rin mga namatay dito. Pagkukwento pa ni Lola Veronica. Naku Lola, kumain na po tayo para pagkatapos ay makapaglakad-lakad tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Hindi kasi ako komportable na pag-usapan ng mga ganong bagay dahil medyo matatakotin ako. Wala ka ba talagang nararamdaman na kakaiba sa bahay na ito, April? 2 buwan ka na rito, hindi ba? Tanong pa ni Lola Veronica. Wala po, maganda po ang dating nitong bahay ninyo sa akin, sagot ko. Dahil sa wala pa akong nai-experience na kababalaghan sa bahay na yon, ay hindi ako natakot sa mga sinabi sa akin ni Lola Veronica, Papa Dudut. Kuminsan kasi ganoon na ang isang tao kapag matanda na. Kung ano-ano mga sinasabi nila kahit na hindi naman totoo. Pero kung si Lola Veronica ang pagbabasehan ay malakas pa siya para sa edad niya. Kung hindi siguro siya natapilok ay baka nga kaya pa niyang maglakad ng hindi inaalalayan. Lumipas ang ilang araw at naging normal naman ang lahat. Mas lalo pa akong napalapit kay Lola Veronica. Kapag pala nagustuhan ka niya ay masasanay ka na talaga sa paraan at tono ng pagsasalita niya. Kahit papasigaw siya madalas magsalita ay hindi na ako kagaya nung una na nanginginig sa takot sa kanya. Sabi nga sa akin ng mga kasambahay, ang galing ko raw kasi nakuha ko ang kiliti ni Lola Veronica. Sila raw na sobrang tagal na roon ay takot pa rin sa matanda. Ang sabi ko naman ay kailangan lang talagang intindihin namin si Lola kasi matanda na ito. Dapat ay maging malawak ang pangunawa namin sa mga nasa ganong edad na. Hanggang sa nangyari na ang unang beses na may kababalaghan ako na experience sa bahay na yon. Gabi na mangyari yon, Papa Dudut. Nakahiga na ako sa kama ko at bukas pa ang ilaw kasi nagbabasa pa ako ng pocketbook. May isa kasing kasambahay na maraming pocketbook at naimpluwensyahan niya ako na magbasa ng mga ganon. Yun na rin kasi ang ginagawa kong pampantok dahil hirap pa rin ako makatulog sa bahay na yon kahit lagpas 2 buwan na akong nakatira doon. Siguro ay madaling araw na nang makaramdam ako ng anto kaya tumigil na ako sa pagbabasa at pinatay ko na ang ilaw. Wala pang 1 minuto na nakapikit ako nang may narinig akong sumisigaw na babae. Pero hindi ko masabi na si Lola Veronica yon kasi parang sa malayo nang gagaling yung sigaw. Isa pa ay hindi ko masabi kung sigaw ba yon ni Lola Veronica kasi medyo iba. Nakiramdam ulit ako at naulit ang sigaw. Doon ako kinabahan kaya bumangon na ako, Papa Dudut. Pinuntahan ko si Lola Veronica sa kwarto niya at binuksan ko ang ilaw pero nakita ko na mahimbing siyang natutulog. Hinala ko ay guni-guni ko lamang ang sigaw na narinig ko, Papa Dudut, ng gabing yon. O baka naman galing sa labas kasi parang malayo nga. Nang sumunod na gabi ay narinig ko na naman ang sigaw ng babae. Ganong oras ulit at 2 beses din. Hindi ko na sana yon papansinin pero hindi ako matahimik, Papa Dudut. Tumayo pa rin ako at tinignan si Lola Veronica sa kwarto niya. Kagaya nung nakaraang gabi ay tulog siya nang makita ko. Sa 3rd gabi ay narinig ko ulit ang sigaw ng babae. Medyo nagkaroon ako ng hinala na si Lola Veronica talaga ang sumisigaw at pinaglalaroan niya ako o binibiro. Kaya bago ko pa marinig ang 2nd sigaw na alam kong mangyayari, pinuntahan ko na kaagad ang kabilang kwarto
pero naabot ng kuntulog si Lola Veronica. Hindi muna ako umalis doon at hinintay kong gumalaw si Lola Veronica, pero nanganay na lamang ako sa pagtayo at sa paghihintay ay tulog pa rin siya. Kinabukasan ay hindi na ako nakatiis na kausapin si Lola Veronica tungkol sa pangyayari na yon. Tatlong magkakasunod na gabi na kasing naririnig ko ang babaeng sumisigaw. Lola, ikaw ha? Marunong ka rin palang magbiro, sabi ko sabay ngiti. Anong sinasabi mo? Anong marunong magbiro? Ang nagtataka niyang tanong. Asus, painosente pa kayo. Akala nyo ba eh hindi ko alam na nagkukunwari kayong sumisigaw tuwing gabi? Tapos, kapag pinupuntahan ko kayo sa kwarto ninyo ay nagtutulog-tulugan kayo, sagot ko. Huwag mo nga akong pinagbibintangan. Sa tingin mo ba sa edad kong ito ay magagawa ko pa yung sinasabi mo? Galit na tanong ni Lola Veronica. Nakita at naramdaman ko na nagsasabi ng totoo si Lola Veronica, Papa Dudut. Sa sinabi niya ay naisip ko na wala na talagang kakayahan na gawin niya yon. Ibig pong sabihin ay hindi kayo yon? Eh sino po yung babaeng naririnig ko na sumisigaw tuwing madaling araw? Tatlong gabi ko na po kasi siyang naririnig. Naguguluhan kong sabi. Naririnig mo rin pala? Kaya nga maaga ako natutulog kasi madalas sa madaling araw sila nagpaparamdam. Sa nangyayari sa iyo ngayon, maniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko sa iyo dati? Makahulugang sabi ni Lola Veronica. Nanlamig ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nagyelo ang buong katawan ko. Marami pang sinabi si Lola Veronica sa akin sa pag-uusap namin yon. Noong bata pa raw siya ay may mga pagpaparamdam ng mga kaluluwa na siyang nai-experience sa bahay na yon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na halos kalahati po ng mga nanonood sa atin ay hindi pa po nakasubscribe. Mas mainam po kung kayo po ay magsusubscribe para matulungan ang paglago ng ating channel para sa mas magaganda pang mga kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Sa ating pagpapatuloy, may nakita raw si Lola na isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Itim na belo. May hawak daw na malaking rosaryo at nakatayo sa may itaas ng hagdanan. Doon din daw namatay ang mga magulang niya at ang asawa niya. Kahit daw ang mga ito ay nagpaparamdam din sa kanya. May mga kaluluwa rin daw doon na hindi niya kilala. Siguro raw ay ligaw na kaluluwa ang mga yon na nakahanap ng tahanan sa bahay nila. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya natatakot o baka pwedeng ipabless niya ang bahay nila at baka mawala ang mga kaluluwa na naroon. Ang sagot naman ni Lola Veronica ay ilang beses na nilang pinabless ang bahay pero hindi umaalis ang mga kaluluwa. Kahit ang mga paranormal expert na nagpapaalis sa mga kaluluwa ay walang nagagawa. Kaya tinanggap na lamang nila na kasama na nila ang mga yon sa bahay na yon, Papa Dudut. Nasanay na rin daw sila lalo na siya. Kung ipapakita raw niya na natatakot siya ay baka gamitin niyo ng mga kaluluwa laban sa kanya. Hindi raw kasi niya alam kung ano nga ba ang pakay ng mga kaluluwa sa bahay nila. Kaya mas mabuti na ang nag-iingat. Sabi pa ni Lola Veronica ay hindi na niya ako pipilitin na maniwala sa kanya. Sa pagtagal ko raw sa bahay nila ay ako na ang magpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Hindi na nawala ang mga sinabing yon sa akin ni Lola Veronica, Papa Dudut. Tinabla na rin ako ng takot kasi nai-imagine ko ang mga ikinikwento niya. Kaya simula noon ay palagi na akong natutulog sa kwarto ni Lola Veronica. Sabi ko'y kasalanan niya kung bakit doon na ako matutulog palagi dahil tinatakot niya ako. Pinayuhan niya ako na huwag matakot kasi baka mas lalo akong gambalain ng mga kaluluwa doon. Pero ang hirap gawin ang mga sinabi niya lalo na sa mga kagaya kong matatakutin. Simula ng sunod-sunod na gabi akong natulog sa kwarto ni Lola Veronica ay hindi ko na marinig yung sumisigaw na babae sa madaling araw. Kaya medyo bumalik na ang duda ko na baka nga siya lang talaga yon. At tinatakot niya lamang ako kaya lang ay wala akong makitang dahilan para takutin ako ni Lola Veronica, Papa Dudut.
nang magkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga kasambahay na si Eileen, ay tinanong ko kaagad siya kung meron ba talagang mga multo sa bahay na yon. Bakit? May nagpaparamdam? O nagpapakita na ba sa'yo? Tanong ni Eileen sa akin. Wala naman. Naitanong ko lang kasi, hindi ba? Sabi nila kapag malaking bahay ay may multo palagi. Tugon ko. 3 taon pa lang ako dito pero alam mo ba? Iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Kung hindi lang mas malaki ang sahod ko rito ay matagal na akong umalis. Oo, may mga multo rito pero isa pa lang ang nakita ko. Yung tatay ni Lola Veronica. Nakita ko siya na nakatayo sa gitna ng sala tapos nawala agad. Ikaw ba, may nagparamdam na ba sa'yo rito? Tanong pa ni Eileen. Wala pa naman at sana'y wala. Tugon ko. May mga naikwento pa sa akin ng ibang kasambahay tungkol sa mga nakakakilabot at nakakatakot na experience nila sa bahay na yon, Papa Dudut. At pare-pareha sila ng dahilan kung bakit mas pinili nilang manatili doon. Yun ay dahil sa mas malaking sahod kumpara sa ibang pinagtatrabahuhan nila. Hindi ko naman sila masisisi kasi kahit ako ay iyon din ang dahilan. Sa kabila ng nakaraan kong kababalaghan at mga kwentong narinig ko, ay mas pinili ko ang magstay sa bahay na yon dahil meron akong pangarap. Inisip ko na lamang na wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin. Yung mga matatagal na ngang nagtatrabaho doon ay buhay pa rin kasi siguro ay ganon din ang mangyayari sa akin. Ang ginawa ko ay palagi na lamang ako nagdarasal sa Diyos. Nabigyan niya ako ng proteksyon laban sa mga kaluluwa na nasa bahay na yon. Kailangan ko pang mabuhay ng matagal para sa mga anak ko at asawa ko. Sa pamilya ko na rin. Kailangan ko pang makapag-ipon ng pera para sa sarili naming bahay at future naming lahat. Kapag meron akong nararamdaman na kakaiba ay nagdarasal kaagad ako. Hanggang sa nangyari sa akin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Madaling araw noon nang magising ako. Magkatabi pa rin kami ni Lola Veronica sa kama niya. Nakaramdam ako ng pagkauhaw at hindi ko alam kung bakit nanunuyo ng sobrang lalamunan ko. Buwaba ako at uminom ng tubig sa kusina at gumamit na rin ako ng banyo. Nang pabalik na ako sa itaas ay meron akong nakitang babae na naglalakad pababa ng hagdanan. Ang akala ko ay si Lola Veronica yon. Kasi magkahubog sila ng katawan at parehas din sila ng tangkad. Patay lahat ng ilaw kaya hindi ko siya masyadong makita. Lola, bakit ka lumabas ng kwarto? May kailangan ka ba? Dapat hinintay mo na lamang ako. Hintay niyo po ako dyan at aalalayan ko kayo, ang sabi ko. Nag-aalala kasi ako na baka mahulog siya sa hagdan. Hindi siya tumigil sa pagbaba kaya nagmamadali na akong naglakad papunta sa hagdanan para salubungin siya. Pero laking gulat ko nang paakyat na ako ay wala na akong nakitang babae na bumababa sa hagdanan, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay nagtayuan lahat ng balahibo sa buong katawan ko at ng oras na yon. Yun ang tangi kong nararamdaman. Doon ko nalaman na hindi si Lola Veronica ang nakita ko kundi isa sa mga multo na nasa bahay na yon. Gusto kong sumigaw dahil sa takot pero naisip ko na makakabulahaw ako ng mga natutulog. Kaya tumakbo na lamang ako ng mabilis paakyat. Nang nakapasok na ako sa kwarto ni Lola Veronica ay humiga kaagad ako at nagtalukbong ng kumot. Nagdasal ako noon at hindi ko na nagawa pang makabalik sa pagtulog hanggang sa mag-umaga na. Ikinuwento ko ang pangyayaring yun kay Eileen at kahit siya ay kinilabutan, wala pa raw sa kanila na nakakakita sa babaeng nakita ko na bumaba ng hagdanan. Nagtrabaho pa ako sa bahay ng ilang taon, Papa Dudut. May mga naramdaman pa rin ako pero wala na akong nakita. Huli na talaga yung babae na bumaba ng hagdanan. At salamat sa Diyos kasi hindi na yun naulit pa. Nasanay na lamang din siguro ako sa pagtagal ko roon. Natapos ang trabaho ko sa bahay na yon nang pumanaw si Lola Veronica. Umabot din ako ng 5 taon sa pag-aalaga sa kanya. Sobra akong nalungkot sa pagkawala niya kasi napalapit na ako sa kanya, Papa Dudut. Kinuha ulit ako ni Ate Marie at sa kanila ulit ako nagtrabaho.
Nang mabuntis ako sa pangatlo naming anak ni Dennis ay umuwi muna ako sa probinsya namin. Hindi na ako bumalik kina Ate Marie kasi pinili ko nang maging nanay sa mga anak ko. Ayoko kasi na lumaki sila na hindi ako nakakasama. May naipon naman akong pera kaya nagtayo ako ng sari-sari store sa probinsya namin para kahit papaano ay kumikita ako ng paunti-unti. Mas okay na yon kesa sa wala. Nakapagpatayo naman kami ng sarili naming bahay ni Dennis. Nakatayo yon sa may tabi ng bahay ng mga magulang ko. May maliit na lupa pa kasi roon. Matagal nang nangyari yung nakakatakot na experience ko sa bahay ni Lola Veronica. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin yon makakalimutan at alam ko na habang buhay na yung nasa alaala ko. Pero hindi lang naman puro katatakutan na alaala ang baon ko mula sa bahay na yon, kundi mas marami pa rin ang masaya, lalo na yung mga memory ko na kasama ko si Lola Veronica. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa papadudod stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa papadudod stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudu Stories.